Hi, kumusta? Ako nga pala si Ken Jan. Welcome sa aking YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon, scale. Pero syempre bago yan, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi yung updated sa mga susunod ko pa ng video. Kung familiar kayo dito, ito yung key signature na tinatawag. Ang key signature ay set ng sharps, flats, or natural sign na makikita natin after ng G-clef. Ito lang naman yung nagsasabi ng mga nota na dapat o hindi dapat pindutin o kantahin sa isang music o isang kanta. Para saan nga ba ito? Ang key ang nag-dictate kung ano ang tonality, harmony, o chords na meron sa isang kanta. Ano-ano nga ba yung key signature? Key signature ay mula sa natural o yung walang sharp or flats ay C. Susunod ay G, D, A, E, B, F sharp, and C sharp. Si G ay merong isang sharp. Si D naman merong dalawang sharp. Si A merong tatlo. Si E merong apat. Si B merong lima. Si F sharp merong anim. At si C sharp merong pito. Ito naman yung key signature na may mga flats. Si F meron siyang isang flat. Si B flat meron dalawa. Si E flat tatlo. A flat, 4. D flat, 5. Si G flat ay 6. Si C flat ay 7. So, paano nga ba nakuha yung key signature na yan? Meron dalawang klase ng key. Major key at minor key. Ang major key ay nabuo gamit ang major scale. Mula sa major scale na yan, nabuo rin yung chords. Pero syempre, yung chords, sa susunod na video na natin, didiscuss yan. Ano nga bang scale? Ang scale ay succession o pagkakasunod-sunod ng mga nota. Sa Western music, merong 12 nota. Mga nota na to ay C, C sharp or D flat, D, D sharp or E flat, E, F, F sharp or G flat, G, G sharp or E flat, A, A sharp or B flat, and B. So ano nga bang itsura ng 12 notes na yan sa gitara? Diba? Ang dami. Para ang hirap i-memorize. Ang mga nota to sa loob ng 12 tones ay merong interval o distansya na semitones or half step. Paano nga ba yun? So, si C papunta kay C sharp ay half step. Si C papunta kay D ay whole step. Half step ay semitone, whole step ay tone. Mas padali natin. Sa gitara, kung ito ay F, ang half step mo o ang semitone mo ay F sharp. Mula naman kay F, papunta kay G, ito ang iyong whole step or tone. Sa gitara, kung i-apply mo to, ang half step ay isang fret. Ang whole step ay dalawang fret. Ano nga ba ang formula sa major scale? Ang formula nito ay whole, whole, half, whole, 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 half. Whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Gamitin natin yung key of C. Ito yung tonic. Ito yung magsasabi kung saan umiikot yung harmony, melody, at chords ng isang kanta o isang music. So mula kay C, pupunta tayo kay D. Kasi whole step. Then D, papuntang E, ay whole step. E, papuntang F, ay half step. F, papuntang G, ay whole step. G, papuntang A, ay whole step. A, papuntang B, ay whole step. B, papuntang C, ay half step. O, ayan. Meron ka ng major scale. Ayan. Naka-highlights na, di ba? Medyo magulo pa rin. Tanggalin na natin yung mga hindi kasali. Ayan. Kung titingnan nyo, halos lahat ng notang yan, nauulit lang. Scattered lang siya sa buong fretboard. Pero parang ang hirap pa rin i-memorize. Gagawin natin, hahatiin natin sa limang shape. Okay? Sundan nyo lang yung picture. Thank you.
So, ayan. Mas madali na natin mami-memorize yung mga notes sa major scale o sa major key, lalo na sa C major key. Ano nga ba ang importansya nito? Mahalaga to para magkaroon tayo ng freedom sa paggawa ng phrase or ng guitar solo or improvisation. Lalo-lalo na kung gusto mo yung kumapa ng isang guitar solo sa isang kanta katulad nito. Mas madali mo malulokit kung ano yung mga notang yun sa isang key. At dahil dyan, mas magkakaroon ka ng freedom na ma-express yung sarili mo o yung playing style mo. So halimbawa, gusto mo mag-improvise sa C, magiging malawak yung kaya mo putan. So mahalaga na alam natin yung scale sa specific na key. Alam natin yung key para mabuti tayo makakapa ng chords. Madaling natin matugtog yung isang kanta. At the same time, magkaroon tayo ng freedom sa pagtugtog o pag-improvise sa isang kanta. Mas na-express natin dito yung playing style natin. At the same time, hindi ka mawawala sa tono. Yan yung importance na alam natin yung music theory behind scale. So sana may natutunan kayo. So abangan nyo ako sa susunod pa na video. Sa part 2 ng music theory. Takits!